nga kapamilya, kararating lang pong balita. Nahanap na at nasa kamay na ng mga otoridad si Pastor Apollo Quiboloy. Kinumpirma ito ni DILG Secretary Benher Abalos. At ito po ay nangyari matapos ang 2 linggo na araw-araw na paghahanap ng mga pulis po doon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Nako, mahaba-habang teleserye yung nangyari. Oo, abangan po natin yung mga report pa ni na Hernel Tocmo na nasa Davao City na kanina nandun lang sa labas ng KOJC compound. Saan ngayon dadalhin si Pastor Apollo Quiboloy? Ano? At ano yung gagawin din ng mga miyembro ng KOJC sa ganitong development? We'll do whatever it takes. We'll do whatever is needed to catch Apollo Quiboloy in that compound. The search will be conducted on our own terms, not on theirs. We'll arrest anybody who obstructs the job of the policeman. We don't have any other information that states otherwise. All the information that we have right now, nandiyan sa law. So, sabi nila, sir, na meron daw hukay? Yeah, ma'am. I-discuss natin mamaya. Ito na maghuhukay uli kami. Maghuhukay uli ako. So, do you confirm that? Yung excavation? Yeah. Maghuhukay uli kami after the hearing. Tingnan mo, after the hearing, maghuhukay uli kami. Huwag kang makalala. General, may tanong lang. Totoo ba na may gold daw na nakuha ninyo? Hindi, wala na sana ako rito. Nandito tayo ngayon sa Camp Katitipan dito sa Davao City. At kasama natin ngayon si Brigadier General Nicolas Torre, ang Regional Director ng PNP Pro 11. Sir, gusto lamang namin makipagkwentuhan sa inyo, ano po ang nangyari itong maghapon na ito? At alam niyo po ba yung nangyari ng pagkakahuli or pagkakasuko ni Apollo Quiboloy? Yung pagkahuli ni, ang particulars ng pagkahuli ni Pastor Apollo Quiboloy ay para pakitanong niyo lang sa SILG. Si SILG lang i-interview niyo dahil ang mga details noon ay hindi ko talaga alam. Okay, so pakinggan lang at hindi fair to him, hindi ko talaga alam ang mga details na yun. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao. I think so. I would like to think so. Yung pagkahuli ni ang particulars ng pagkahuli ni Pastor Apollo Quiboloy ay para pakitanong niyo lang sa SILG. Si SILG lang i-interview niyo dahil ang mga details noon ay hindi ko talaga alam. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao. I think so. I would like to think so. Na dito talaga nanggaling sa Davao dahil pinasundo ng eroplano. So and may convoy na pinalabas sa KOJC. Ang kinukwento niyo kanina ay siya ay sinundo ng C-130. With itong hindi ko sigurado na sinundo ng C-130. Ah, basta namataan natin ang C-130 na naglanding sa TOG 11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung siyam na sasakyan doon sa hangar papunta sa loob ng airport. Pinaguide ng ating ABSEO, yung Aviation Security Group na unit natin, and then dinala sa aeroplano. Wala na hinahanap ng libo-libong puwersa ng PNP sa pamumuno ni Police Brigadier General Nicolas Torre III ang nagtatagong pastor na si Apollo Quiboloy na leader ng KOJC. Pero mapahanga ngayon ay nga pa rin ng mga kapulisan kung nasa ang bahagi ng kingdom ang pastor nagtatago kahit na may mga makabagong gadgets na silang ginagamit para matumbok ang pinagtatago ang lungga ng pastor. Inip na ang mga taga KOJC sa pananatili ng tropa ni Torre sa kanilang kaharian. Halos maubos na ang mura nila sa general. Ayan na, yung general na Pelpel, Torre Bobo. Protection na ninyo yung ilawak na yan? Protection na nila yung gago na general na to. Kami wala kami protection. Wala kami protection. Wala kami protection. Ito, pinaprotection na nito. Wala, laki ng mga baril nila, oh. Ito ang nangyayari sa Pilipinas. Ano to, ha? Hindi na legal ito. Naikot ng ikot at hukay ng hukay sa loob ng KOJC, pero hindi pa rin nakikita ang puganting pastor. Sa panig naman ni General Torre ay halos mabiyak na rin ang tenga nito sa kakarinig ng mga sigaw sa kanya ng mga KOJC members na pinatawag siyang Diwata, Diwata,
Diwata, diwata. Kung kaya't para sa general ay mas gusto niya na ring matapos na ang problemang ito. Kailangan na nilang maiharap sa korte si Kibuloy. Pero mukha yatang malayo pa itong mangyari dahil hindi pa rin nila makita ang sinasabing entrance papasok sa Diomanoy tunnel ni Kibuloy. Mukhang hindi na natutuwa si Senador Bato de la Rosa sa patuloy na presensya ng tropa ni Torres sa loob ng KOJC dahil para sa kanya ay apektado na ang pamumuhay ng mga miyembrong nakatira doon sa loob, kung kaya direktang tinanong na nito si General Torre kung ano na ba talaga ang plano nila at kung may balak ba itong huminto sa ginagawa nilang operasyon. Ano ba talaga? Are you willing to sacrifice the future of the children ng mga estudyante? Hindi sila makapag-aral dahil sa continued presence ninyo dyan sa area? Sir, we are not preventing them. Ha? We are not preventing them to continue with their yeah, daily activities. You are not preventing them, but kung ako ang estudyante, hindi ako papasok dyan na ganyan kadaming pulis. Hindi ako papasok dyan. Ako teacher, hindi ako komportable na magkaklase dyan kung ganyan kadaming pulis sa loob. I think more than me, sir, there's one person that we can ask to end all of this, sir. And I think we know who he is. Because kaya nga, your quest for the arrest of Pastor Kibuloy would mean sacrificing everything. Yung mga bata na nag-aaral, yung mga tao na nakatira dyan, ganun ba? So you will continue to stay. Hindi ba pwedeng bigyan nyo muna ng relief yung mga tao dyan to back to their normal lives? Tapos kung meron na naman kayong positive info, go ahead. Go ahead. You arrest Pastor Kibuloy kung nandyan siya sa loob. Kung nakakaramdam na ng panghihina ng loob si General Torre dahil sa kabagalan nitong mahuli si Kibuloy, ay mas lalo pa itong nadurog ng sinabi ito ng senador sa kanya. Alam mo, Nick, the way I see it right now, however you defend your position, you are at the losing end. Nakikita ko. And I think, I am suggesting to you, kung talagang after 13 days of occupation of that compound, still, hindi nyo na-aresto si Pastor Kibuloy, I think it's high time for you to make a tactical retreat. For the meantime, huwag mong gawin na rason na napasubo na kami dito. Tuloy-tuluyan na namin ito, sir, dahil napasubo na kami. You're not saying that, but ako, pakiramdam ko, yan ang nangyari ngayon. Napasubo na kayo dyan kahit hindi nyo nakikita si Pastor Kibuloy. Tuluyan na lang ninyo, ayaw na ninyong umalis. Alam mo, it's... Kung babalik sa normal yung buhay ng mga taga-KOJC, pag umalis kayo dyan, pati yung mga pulis natin, babalik rin sa normal yung buhay nila. And we are not preventing you from striking back. Kung meron kayong... mabigat na impormasyon na nandyan talaga si Pastor, pasukin nyo, arestuhin nyo. Pero continuously staying there is detrimental to both of the parties, KOJC at saka kayo, police. Detrimental to both sides yan. Kaya I am appealing to you in the name of humanity, please be human enough to consider all these things. Please be human enough. I cannot give you a direct order, although gustong-gusto ko talaga sabihan kayo na umalis na kayo dyan, but I cannot give you a direct order, otherwise it will be a legislative overreach. I am not part of your chain of command.
Hindi ko kayo pwede